tunay na nangyari kung bakit umanaw ang golden retriever na si Kilua. Tangan ka na kasi ako! Sipira ka sa ako lang, ah! Tinikbak na lang mo, tapos... Hindi po nagtikbak eh! Siyempre ako! Grabe, mandamuan! Kakatayin niyo daw yung aso para... Hindi po, hindi po. Ganito yun. Itinabi ko muna doon sa ano, sa may tindahan ko. Doon patay na. Tapos, pagbalik ko, nakasako na. Lahat ng makasalubong niya, parang gusto niya pang ano yun, gusto pang kagatin. Inalok ko muna ko ng ano, ng bato, tapos pinalo ko na lang, kahoy yung ano. Yun po, tinabi ko na dun sa tindahan ko. Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, ang pambansang issue analyzer ng Pilipinas wherein I'm trying to influence you how to think critically about sa mga recent viral social issues ngayon dito sa Pilipinas. And today, we're gonna be talking about another heartbreaking issue patungkol sa isang fur baby na si Kilua na pinag-uusapan ngayon online. Ang ginawa ba ng taong ito ang tanging solusyon sa ginawa niyang problema? Yung matanda nga, kung hindi ko pa tinulungan, baka kung ano pang nangyari. Or is it just an excuse to cover up his evil nature? Hindi po nagtigbak. Ako! Will this issue be just another story to tell? Or one that could make a difference, if not for the world, at least here in the Philippines? And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. First, let me give you a brief context. Recently lang ay nag-viral ang isang post ng fur parent na si Vina Rachel as she calls for justice sa pagkamatay ng kanyang golden retriever dog na si Kilua. Sabi niya rito, "Mahal na mahal ko yan. We found his lifeless body inside the sack." Dito ibinahagi niya ang mga pictures nilang dalawa ni Kilua habang sila ay magkasama. Hanggang sa wala na itong buhay. At the same day, nagpost din si Vina ng CCTV footage sa harap na kanilang gate wherein dito tumambad sa kanila ang tunay na nangyari. Sa kuha sa CCTV sa Bato, Camarines Sur, nitong Sabado lang ng umaga, makikitang tumatakbo sa kalye si Kilua at hinahabol siya ng isang lalaking may dala ng pamalo. Ilang sandali pa ay hinampas niya si Kilua sa ulo. Ang masamang balitang yan ay gumising sa fur mom na si Vina. At dito niya na-realize na wala na pala sa kanilang bahay ang fur baby niyang tatlong taon niyang itinuturing na parang anak. Kinuha ko! Patingin nga ako ng face, baby! Pwede ni Vina, imposible daw makalabas si Kilua. Hindi yan nakalabas kasi bukas ang gate. The gate was locked. Kaya no, hindi namin binuksan yung pinto kaya nakalabas. Nagtanong-tanong sila sa kapitbahay hanggang sa natuntun nga nila ang lalaking nasa CCTV. Dito na kumuho ang mundo ni Vina. Tangan ka na kasi ako! Sipira ka sa ako lang, ah! Tinikbak na lang mo, ah! Masiguro magdamdam ko na ka ng mga labas. Grabe man, ah! Mambad ang malamig na katawan ni Kilua. Nakabalot ng sako at puno na ng dugo sa ulo at wala nang buhay. And viewer discretion is advised. Pinagandaan pa na mo every birthday cake mo! Ano po kanin ang lahi? Kami po, kini po sa naman ng muso. Pag-shady, nag-status si Vina on how much she misses Kilua. Sabi niya, "I woke up and the bed was spacious. I got used to my big bed being small because you were too big. Now, you're gone." Dahil dito maraming netizens ang nakisimpatya,
at sumali sa panawagan ng hustisya kay Kilwa. Justice for this fur baby. Whoever did this to you, Kilwa, is merciless. He must be held accountable. My heart. Maging ang ilang celebrities na si Carla Villana, Sara G at ang batikang aktor na si John Arcilia ay nagpaabot na din ng suporta para sa hustisya. Maraming mga artists ang nagpaabot ng kanilang mga condolences sa nangyari kay Kilwa through art. Now, ang lalaking pumaslang kay Kilwa ay kinilala na si Anthony Solares. Nakapanayam siya ng News 5. Dito ibinahagi niya ang rason kung bakit niya ito ginawa. Yung matanda nga, kung hindi ko pa tinulungan, baka kung ano pang nangyari doon. Clarify din daw ni Anthony na wala siyang balak na katayin ito. Kakatayin niyo daw yung aso para... Hindi po. Ganito yun. Itinabi ko muna doon sa ano, sa may tindahan ko. Doon, patay na. Tapos, nagsiara ko. Pagbalik ko, nakasako na. Nagpaliwanag din siya sa kuha ng CCTV kung bakit niya daw hinahabol si Kilwa. Lahat ng makasalubong niya, parang gusto niya pang anuhin. Gusto pang kagat. Dito, inamin mismo ni Anthony kung ano ang ginawa niya sa aso. Sabi niya, inano ko muna ho ng ano, ng bato, tapos pinalo ko na ng kahoy. Yun na po, tinabi ko na doon sa tindahan ko. Now, ipinakita din ni Anthony ang mga kagat di umano sa kanya ni Kilwa. Ayan, kinagati ka saan? Nagdagpalito, nagkaroon din ng interview ang News 5 sa 4mom na ito na si Vina. Tanong dito, Mahilig ba siyang mangagat sa ibang tao, lalo na pag hindi po. Kasi nga po, alaga po yun na hindi po sa and natutulog pa nga po yun katabi ko. In addition to this, kumalat din online ang umano'y account ni Anthony kung saan nakikipagsagutan pa siya sa comment section. Kaso-kaso ka pa. Ano bang ginawa kong mali? Kayo itong nagpakawala ng aso na delikado. Paano kapag nakagat niyan yung anak ko? Walang mapapalayan dahil yung kamag-anak namin, politiko. Mas maigi pang patayin ko na lang yan kaysa ipagamot ko yung anak ko. Aso lang yan. Mas malaga pa yung buhay ng aking anak. Naglabas din ng official statement ang Youth for Animals and Youth Fairview. In this pursuit of justice, unity is paramount. Together, we can put an end to the scourge of animal cruelty. Ayon naman sa non-profit organization sa Bacolod, minsan ang mga malalaking aso na gaya ni Kilwa are often misunderstood at intimidating. But ang personality talaga ng mga golden retrievers are playful. Gentle sa mga bata. At hindi sila nananakit, even to strangers. That's why meron tayong mga experts na nagkakategorize if this type of animal is wild in nature or not. As for dogs, they have different breeds. And some are classified for domestic dogs. At meron din namang mga security dogs. In this case, golden retrievers are considered as great family dogs. Kaya kung nagbabala ka man mag-alaga ng ganitong klaseng breed, patingin nga ako ng face, baby! They seek physical exercise, grooming, at nutrition. And in return, they don't fail to provide emotional support because they are gentle, attentive, and warm. Marami ding nagdududa sa mga claim ni Anthony na nangagat di umano si Kilwa. Now, ayon naman sa Animal Welfare Act of 1998, pinagbabawal ang pananakit o pag-torture sa kahit anong hayop. Kulong mula 6 na buwan hanggang sa 2 taon at babayarin pa siya ng 5,000 pesos. Honestly, sinubukan ng aming team na kuhanan ng panig ang firmam ni Kilwa. However, we are not able to get a response from her. Samantala, willing naman makipag-coordinate ang Philippine Animal Welfare Society na sa firmam na si Vina to file criminal charges laban kay Anthony Solares. Because most of my teammates here in RTD crew are a per parents, we have decided to give proceeds of the monetization of this video to Firmom, Vina, and Philippine Animal Welfare Society to increase their efforts to support their advocacy in protecting the animals that we have. So what are the three things that we may be able to learn from this kind of situation? Number one, to some, a pet may be just an animal. But to others, it is a cherished
member of the family. When someone is being aggressive, we try to contain the person, tama? Pinapakalma natin and probably pinapalayo natin sa nag-provoke. I do believe that most probably it's the same with animals, especially for those dogs who are considered domesticated in nature. We handle it, not end, it's life. Remember that self-defense is not about taking a life, but it's about preserving life. Number two, justice is not exclusive to humanity. As we all cry for justice, there might be some of you who still don't understand why we need to fight for this cause. Hindi lang naman tao ang may kailangan ng hustisya dito sa mundo. Remember that the concept of justice knows no species, for it demands equal consideration and respect to all sentient life forms. Number three, fear loses its power when we take action to face it. Kung ano man yung nangyari kay Kilua is what every fur parents fear. Panigurado nagkakaroon na ng takot ang karamihan sa atin. Kasi kahit anong assurance that this won't happen sa ating mga pets, we still can't be too sure. Ang tendency, ikukulong na lang or hindi ilalabas ng bahay. But we can change that. Remember that action is the antidote of fear. We should live in this world not because we're scared, but because it's safe and sound. Real talk. Honestly, hindi pa natin nakukuha ang justice for Kilua. But another pet just experienced another abuse. I realized that this might be going on for quite some time. Hindi lang ngayon, but noon pa man, marami ng ganitong klaseng kaso. I do believe that even before, someone has been fighting for this. Hindi lang nabibigyan ng platform dahil para sa karamihan noon, they're just pets. Someone might be screaming for justice. But the difference is that this time, finally, someone listened. At least sa oras na ito, nakita at napatunayan natin na may mangyayari at nangyayaring pagbabago. And I hope we do not stop here. I hope that Kilua's demise wouldn't be put to waste. And this is not just about it. This is about other unnamed animals that were abused and just. Remember, never underestimate the power of our voice. One voice added to others can create an earthquake of change. I'm sorry.